sa lahat. Sapul sa video ang pagkuha ng lalaking ito sa isang kuting sa halamanan sa Makati City. Maya-maya pa. Paulit-ulit niyang pinalo ang kuting gamit ang pakpak. Tumigil lang siya nang sawayin ng kanyang mga kapitbahay. Ang bangkay ng kuting itinapon lang na parang basura. Ang dahilan ng lalaki sa brutal na pagpatay at iba pang detalye, alamin maya-maya lang. Live mula sa gilbilan ng News 5, simulan na ang balitaan dito sa Frontline Pilipinas. Magandang gabi, Pilipinas, sa ikawalong araw ng Abril taong 2024. Kasamang buong pwersa ng News 5. Narito naman po ang frontline na balita. Dalawang barkong pandigma ng China umaligid sa sanib pwersang maritime exercise ng Pilipinas, Amerika, Australia at Japan. Pangulong Bongbong Marcos nanawagang idaan sa usapan ng tensyon. Usap tayo na mabuti para walang banggaan, walang cannon, walang water cannon. Mahigit 20 bomb na kinumpiskasan ni Raid na Pogo Hub sa Bamban, Tarlac, pinagbubuksan. Isang bomb pa lang, 5 milyong piso na kagad ang laman. Ilang tauhan, Bureau of Immigration, sinampahan ng patong-patong na reklamo dahil sa umunoy pangingikil sa mga dayuhan na aabot sa 20 million pesos. Ang tindi ng init! 9 na lugar sa bansa, isinailalim na sa danger level o yung init na nakaka-heat stroke. State of calamity sa buong bansa dahil sa El Nino. Posible ba? Bawas init naman ng ulo ngayong mainit ang panahon. Singil sa kuryente ngayong buwan, bababa. Yun nga lang, may malaki ang taas presyo naman sa petrolyo. Pangulong Bongbong Marcos, bumuelta sa mga demand ni Pastor Apollo Quibuloy para lang sumuko siya. It seems to me a little bit tail wagging the dog, ang tawag, na siyang magbibigay ng kondisyon sa gobyerno doon sa kaso niya. Dalawang sunog sumiklab sa isang barangay sa Davao City. Higit 500 residente nawalan ng bahay. Sa Frontline News Abroad, kulungan ng mga inaalaga ang kuneho sa Thailand, inatake ng sawa. At sa showbiz, silipin ang intense na pilot episode ng TV5 remake na Lumuhod Ka sa Lupa. Sinimulan ng buksan ng mga otoridad ang higit 20 vaults na ni-raid na Pogo Company sa Bamban, Tarlac. Higit 5 milyong piso ang tumambad sa isang vault pa lang. Live mula sa Bamban, Tarlac, nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Gary, tapos na ba ang pagbubukas ng mga vault dyan? Nako Cheryl, dahil madilim na, ay itinigil na ang pagbubukas ng mga vault dito nga sa may Bamban, Tarlac. Itinsun yan technology na ni-raid noong Marso. Itinigil ito dahil mula pa kanina, naging pahirapan na nga yung pagbubukas ng mga vault dahil mainit, madilim ang lugar at walang kuryente. Pinutol na nga kasi ito nung mag-raid noong Marso. Gamit ang acetylene, winasak ang mga vault sa Pogo Company na ito na Sunyan Technology sa Bamban, Tarlac ngayong araw. Ipinag-utos ng Bulacan Regional Trial Court Branch 81 na buksan ang lahat ng 27 vaults ng kumpanya at maimbentaryo ang laman nito matapos ma-raid noong isang buwan. Witness sa pagbukas ng mga vault ang Anti-Money Laundering Council o AMLA, Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOCC, PAGCOR, PNP-CIDG at ilang prosecutor. Sa unang dalawang vault, mga dokumento at passport ang nakita. Pero sa pangatlo, mga bundle na ng pera na aabot sa 5.5 million pesos at $1,000 ang tumambad sa mga operatiba. Importante raw sa PAOCC ang mga dokumentong maaaring magturo sa illegal operation ng Sunyan na pwede nilang magamit sa korte. Mas importante sa amin are the documents, financial documents na magiging basis ng ating forensic accounting. Usually mga nandyan na lang yung mga pampasahod nila, mga operating expenses and all. Pero what we need are
evidence that would lead us to their digital currency, crypto wallet, kasi yun ang lifeblood ng mga Pogos eh. Kabilang sa mga nakuhang dokumento ay sasakyan at bill sa kuryente sa pangalan ni Bambal Mayor Alice Go. Iimbestigan daw ito ng BILG. Now as far as the operating units are concerned, ang manakita lamang po namin dito ay ilang mga dokumento nagpapangalan doon sa kasalukuyang alkalde. Now, if that would constitute enough evidence to file criminal or civil charges against her, it's up to the Department of Justice. Itinanggi naman noon ang alkalde sa isang eksklusibong panayam ng News 5 na wala siyang kinalaman sa illegal Pogo Hub sa kanilang lugar. Sabi noon ni Mayor Go, nagbenta siya noon ng isang sasakyan sa isang empleyado ng Pogo at hindi pa napapalitan ang pangalan. Noong 2020 naman daw, naganap siya ng mga negosyante na pwedeng umupa sa mga lupa na pagmamayari niya sa Bamban. Hindi pa raw siya ang mayor noon dahil marunong siya mag-Mandarin. Nakahikayat siya ng Pinoy-Chinese investors na magtayo ng mall at apartment building sa kanyang lupa na nasa likod ng munisipyo ng Bamban. Pero noong tumakbo siya bilang alkalde noong 2022, binenta niya na ang share niya sa lupa. Isinantabi naman ng PAOCC ang pananagutan ng PAGCOR sa illegal operation ng Pogo sa Sunyan. Ang PAGCOR kasi ang araw-araw na nagbabantay sa loob ng Pogo operation ng Sunyan, pero tila nalusutan pa rin sila. In fairness din sa PAGCOR, alam niyo po, magagaling itong mga Pogo scammers nito. Bakit po? Pag darating yung PAGCOR, ang ipapakita nila are all legit. Ready na eh. One or two click of the keyboard, napapalitan nila agad yung di kasama kasi doon sa mandato ng PAGCOR na kalkalin kung ano man ang nangyayari doon. Agad namang iniutos ni Executive Secretary Lucas Bersamin sa AMLAC na i-freeze ang lahat ng asset ng Sunyan, kabilang 36 na gusali at 63 motor vehicle at equipment na ginagamit sa Pogo operation sa Baofu compound. Nauna nang ipinag-utos ni Justice Secretary Boying Remulla sa Bureau of Immigration na isinilalim sa deportation procedure ang 22 foreign nationals na nasagip sa nasabing Pogo Company. Ito turn over sa pangangalaga ng PNP, CIDG, NCR para sa safekeeping ang mga na-recover na pera at dokumento mula sa mga vault habang dinirinig ang kaso ng Sunyan Technology sa korte. Sheryl, sa ngayon, 12 volt lamang ang nabuksan at tumigil na nga yung mga operatiba ng PAOCC para buksan ito dahil nga madilim na yung paligid. Samantala, naglabas naman ng statement si Mayor Go. Sinabi niya na nasasaktan siya at ang kanyang buong pamilya sa mga akusasyon laban sa kanila. Pero handa naman daw siyang sagutin ang lahat ng ito sa lahat ng uri ng kaso at sa korte. Sheryl. Maraming salamat, Gary De Leon. Hindi naman nagustuhan ni Pangulong Bongbong Marcos ang iniinging kondisyon ni Pastor Apollo Quiboloy bago siya sumuko. Gayet ng Pangulo, walang karapatang magbigay ng kondisyon ang pastor na pinaaresto na ng korte. Nasa frontline na balitang yan, si Reynald Pawid. It seems to me a little bit tail wagging the dog, ang tawag, na siyang magbibigay ng kondisyon sa gobyerno doon sa kaso niya, akusado siya sa warrant of arrest. Ito ang diretsahang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos nang tanungin tungkol sa hiningin kondisyon ni Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Quiboloy. Wanted ang pastor matapos mag-issue ng 2 warrant of arrest ang korte sa Davao kaugnay sa mga kasong sexual abuse at child abuse. Pero una na rin sinabi ni Quiboloy, nahaharap lang siya sa korte kung may guarantee letter na hindi makikialam ang Amerika sa kanyang kaso. Pero giit ni PBBM, dapat igalang na lang ng pastor ang hatol ng korte, lalo't matibay ang mga ebidensya laban sa kanya. We will exercise all the compassion to Pastor Quiboloy. We've known him for a very long time, and ang may papangako ko, all the proceedings will be fair. Gayet pa ng Pangulo, hindi rin daw dapat alalahanin ni Quiboloy ang nakabimbing warrant at mga kaso sa Amerika. Now, as to the involvement of the United States, malayo pa yan eh. That's going to take years yet. So I don't think that's something he needs to worry about, quite frankly. Kung ang kaalyado naman ni Quiboloy na si Vice President Sara Duterte ang tatanungin, pabor siya sa tinatakbo ng mga kaso laban sa pastor. Pero nang tanungin kung tutulong siyang depensahan ang kaibigan, Unang-una, hindi na ako nagtatrabaho as a lawyer, no? Ngayon, kung ano man yung desisyon ni Pastor Quiboloy na gagawin niya, ay personal na niya na desisyon yon. And I'm sure pinag-isipan niya yan. Ang Senado naman tila naiinip na sa pagtatago ni Quiboloy. May nakabinbin din silang arrest order laban sa kanya dahil sa hindi pagdalo sa mga pagdinig.
Kaya si Senator Risa Hontiveros binanatan ang mga pahayag ni Kibuloy online. Kung matapang daw talaga si Kibuloy, bakit hindi siya magpakita sa Senado? Pastor Kibuloy, lumabas ka na sa lungga mo. Total, nagpapa-interview ka naman sa mga vlogger. Magpa-interview ka na rin sa amin sa Senado. Hindi naman na itago ng audio file ang takot ninyo mula nung umalingasaw ang katotohanan. Sa ngayon, tuloy ang manhunt operation ng National Bureau of Investigation laban sa pastor. Kahit hindi pa mahanap, kumpiyansa silang hindi pa nakalalabas ng Pilipinas si Kibuloy. Nakikipag-usap na raw sila sa mga abogado ng pastor para kumbinsihin siyang sumuko. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Sinampahan ng patong-patong na reklamo ang 13 tauhan ng Bureau of Immigration na nangikil sa mga dinakit nilang negosyanteng Indian sa Western Visayas. Nangikilumano mga operatiba na aabot sa 20 million pesos. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Bas. Kasama ang mga miyembro ng Volunteers Against Crime and Corruption at mga kapwa Indian businessman, nagtungo sa piskal sa Pasay ang 3 negosyanteng Indian para sampahan ng patong-patong na reklamo ang 13 tauhan ng Bureau of Immigration dahil yan sa pangingikil umano na aabot sa 20 million pesos sa mga dinakip na Indian national sa Western Visayas. Naghain sila ng reklamong kidnapping, grave coercion, serious illegal detention at robbery by extortion. Ayon sa BI, February 22, nang arestuhin ng mga taga-immigration ang 16 na negosyanteng Indian sa Iloilo at sa Antique. Undocumented aliens daw ang mga ito at nagnenegosyo kahit walang work permit. Marami rin daw sila umanong na biktima ng money lending na 5-6, bagay na pinabulaanan ng abogado ng mga negosyanteng Indian. Obviously, palusot lang nila yon. Ang mission order na yon, nakalagay ang mga pangalan dapat kung sinong uulihin. Pero pag tinignan mo rito yung mission order, yung mga kliyente ko, hindi kasama ang pangalan doon. Giit pa ng kampo nito, nasa 30 Indian ang hinuli ng mga tauhan ng immigration. Halos doble yan sa bilang na sinabi ng BI. Hiningan umano sila ng pera ng mga BI official kapalit ng kanilang kalayaan. Merong initially humingi ng 1 million and then bumaba ng 500,000 and last offers 350,000 daw para pakawalan sila. Pero 16 sa kanila tumangging magbigay ng pera kaya sila lang ang kinulong. 14 naman sa mga yan ang nakapagpiyansa na sa halagang 62,000 pesos bawat isa. Nananatili sa Camp Bagong Diwa sa Taguig ang dalawang iba pa. Maaari silang ma-deport. Itinanggi naman ng abogado ng mga negosyanteng Indian na undocumented aliens ang mga dinakip. My clients are holders of valid Indian passport. They have valid 9G visa, they have AEP, and all immigration documents are legal. Hinihintay pa ng News 5 ang pahayag ng Bureau of Immigration tungkol sa inihaing reklamo ng mga Indian national. Plano naman daw ng mga negosyanteng Indian na pumunta sa Office of the Ombudsman para magsampa ng administratibong reklamo, partikular ang grave misconduct at conduct prejudicial to the best interest of the service. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Bassa, News 5. Kaugnay ng balitang yan, iginit ng Bureau of Immigration na legal ang pag-aresto ng kanilang mga tauhan sa 16 na negosyanteng Indian sa Iloilo at Antique. Ayon kay Immigration Commissioner Norman Tansingco, hindi sila natatapat sa reklamong isinampa ng mga Indian national pero iimbestigahan daw nila ang mga aligasyon ng extortion o pangingikil ng kanilang mga operatiba. Kung mapapatunayan, handa ang BI na parusahan ng mga sangkot na tauhan. Hinabol ng mga barko ng China Coast Guard ang mga maliliit na bangka ng mga Pinoy na mangingisda sa Recto Bank. Sa kabila ng dinaranas na panghaharas, tuloy pa rin daw sila sa pangingisda. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Sa yamang dagat ng West Philippine Sea, umaasa mga mangingisda ng Palawan. Sa bayan ng Quezon, pangingisda ang ikinabubuhay ng karamihan sa mga residente. Nitong Webes, pumalaot ang hindi bababa sa 30 bangka mula Quezon para maglatag ng mga payaw sa karagatan na sakop ng Recto Bank. Pasok ito sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Pero pati sila, hinaras ng mga barko ng China.
Sa aerial video na ito, makikita ang paghabol ng China Coast Guard vessel sa mga maliliit na bangka. Kabilang sa sakay ng mga bangka si Nelson. Kwento niya, hindi ito unang beses na binuntutan sila ng mga barko ng China sa Recto Bank. Yun sir, yung ginagawa nila pag nakikita nila kami, lumalapit sila sa amin bago nang nagatakbo sa gilid, bago biglang maneuver sa harap. Mahigit 10 beses ang laki ng mga barko ng China kung ikukumpara sa mga bangka ng mga mangingisda. Kaya naman lubhang mapanganib para sa kanilang delikadong pagmamaniobra ng Chinese vessels. Kwento ng ilang mangingisda, tila pagmamayari na ng China ang Recto Bank. Tandang-tanda pa raw ni Rodel nang palayasin sila ng mga tauhan ng China Coast Guard. Noong mga una-unang biyahe namin, meron ding nangaras na binabaan kami ng speedboat nila. Yan ang pinapahabol sa amin. Dahil wala silang kalaban-laban, halos maiyak daw sila sa pangaharas ng mga Chino. Minsan parang maiyak talaga sa ano mo na delikado ang buhay ng ano, pero wala tayong magagawa niyan kasi trabaho man natin. Kwento naman ni John John, nakakagalit man ang ginagawa sa kanila ng China, wala raw silang magawa. Kahit mga payaw nila, pinuputol pa. Sa yung iba, minsan nagtataka na, pagka-layout namin, andun pa, pagka-balik namin, wala na. Siguro ano lang din, tina-timing din talaga na walang makikita, ganun. Para sa mga mangingisdang isang kahig, isang tuka, pipiliin pa rin nila na bumalik ng Recto Bank. Titiisin daw nila ang kamay na bakal ng China, wag lang magutom ang kanilang pamilya. Giit naman ang isang Chinese maritime expert, mapanganib ang payaw para sa mga maliliit na barkong bumabiyahe sa gabi. Posible raw itong maging sanhi ng banggaan at pinsala sa mga barko. Itong statement coming from China has no basis. China has to substantiate its claim. Sinasabi nila yung allegation nila nakakasira pa, parang nakakasira yung payaw. Kung ang ginagawa po ng Pilipinas ay, you know, crushing the corals or gumagawa ng artificial islands, pwede sigurong sabihin ng China na tayo ay nakakasira sa kalikasan. Pero wala po tayong ginagawang ganun. Sa kabila nito, hindi nawawala ng pag-asa mga Pinoy na mangingisda na magiging malaya silang makapanghuli sa Recto Bank at ibang bahagi ng West Philippine Sea. Panawagan nila sa gobyerno. Sana naman ma-proteksyonan yung atin para yung Pilipinas rin pa yung makinabang. Hindi yung Pilipinas nga tayo tapos ibang bansa naman yung umaani ng yaman natin. Tapos yung taga dito sa atin, wala na. Hanggang tingin na lang. Pain daw kung may tuturing ang panggigipit ng China sa mga barko ng Pilipinas at sa mga Pinoy na mangingisda sa West Philippine Sea, ayon kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela. Sa kabila nito, hindi raw gaganti ng dahas ang Pilipinas sa mga ilegal na aktibidad ng China. Nagbabalita mula sa frontline, Gio Robles, News 5. Nagpadala ng dalawang barko ang China para manmanan ang dinaos na maritime cooperative activity ng Pilipinas, Amerika, Japan at Australia sa West Philippine Sea kahapon. Hindi rin sila nagpatalo dahil sinabayan nila yan ng sariling combat patrol exercise. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Castillo. Mula sa dagat hanggang sa himpapawid, magkasamang nagsanay ang mga barkong pandigma at ilang air asset ng Pilipinas, Amerika, Japan at Australia sa idinaos silang Multilateral Maritime Cooperative Activity sa West Philippine Sea nitong weekend. Nakiisa sa aktibidad ang missile frigate na BRP Antonio Luna at patrol ship na BRP Valentin Diaz ng Philippine Navy, kasama ang USS Mobile ng US Navy, HMAS Waramunga ng Australian Navy at ang JS Akebono ng Japan. Sinubok nila ang kakayahan ng apat na bansang magkatuwang na tumugon sa anumang sitwasyon sa dagat. Gaya ng koordinasyon sa pagmaniobra ng mga barko sakaling may sumiklab na gulo. Pati ang pagdetect ng submarine sa dagat gamit ang anti-submarine helicopter ng Philippine Navy. Yung anti-submarine na warfare drill is actually just sensing
kung may mga presence na mga underwater vessels. No? May mga sensors tayo. This exercise also showed how to demonstrate professional interactions between our forces and to strengthen our interoperability. Sa gitna naman ng maritime exercises, kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines na minanmanan sila ng dalawang barko ng China. Ito ang PLA Navy 792 na spy ship at destroyer ship na PLA Navy 162. Mga 6 nautical miles away, no? Medyo malayo rin yung distansya nila. Hindi naman sila, hindi katulad ng mga RORE operations natin na talagang dumidikit sila, no? Halos banggain pa yung mga ships natin. Wala naman pong ginawa itong mga Navy ships na ito para i-block or hadlangan yung ginagawa nating mga exercises. Show of force man kung tignan, nalinaw ng AFP na show of unity lang ang pagsasanay ng mga barko. Wala raw silang intensyong buyuin ng China. Pati si Pangulong Bongbong Marcos, iginiit na ayaw natin ang gulo dahil prioridad pa rin daw ng Pilipinas ang pakikipagdialogo. Huwag na natin masyadong papainitin pa. Pag-usap tayo na mabuti para walang banggaan, walang kanon, walang water kanon. Hindi na mabalik sa ganun. Sa kabila nito, hindi naman nagpatalo ang China. Sinabayan din nila ng sariling combat patrol exercise sa South China Sea ang ginawa ng Pilipinas. Sabay pa sa ring na kontrolado pa rin daw nila ang sitwasyon sa rehiyon, pati na mga aktibidad na gumagambala umano rito. Ang National Security Council naman nagtataka tuloy kung bakit ganito ang naging reaksyon ng China. Kung ginawa natin yung ating maritime patrol or yung ating MCA outside of our EEC, no? Mm-hmm. Or lumapit-lapit tayo sa mainland China or sa loob ng EEC ng China, pwede nilang sabihin they're messing up the situation, that we are messing up the situation. Pero given na nandito lang naman tayo sa teritoryo natin, hindi namin maintindihan kung saan nang gagaling yung ganong klaseng reaksyon. Sa hiwalay na pahayag naman, iganit din ng Australia na makabuluhan ng idinaos na maritime exercise. Dahil naipapakita at napapanatili nito ang kapayapaan sa rehiyon. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Castillo, News 5. Nagbabalang isang senador tungkol sa mga Chinese mafia na nasa bansa at gumagamit daw ng Peking passport. Kasunod yan ang pagkakaaresto ng 4 na Chinese mafia leader umano nung nakarang linggo. Hinihinalang silang nasa likod ng paglaganap na mga Philippine government-issued ID tulad ng passport na may questionableng Special Resident Retiree Visa o SRRV. Ayon kay Senator Nancy Binay, ang dumaraming bilang ng mga Chinese na gumagamit ng mga questionableng passport ay may tuturing na national security concern. Ang mas nakakaalarma pa raw ay ang panuntunan ng Philippine Retirement Authority sa pag-aproba ng retiree visa application ng mga Chinese kahit na 35 years old pa lang. Sa datos ng PRA, nasa 78,000 ang foreign retirees sa bansa. 30,000 sa kanila ay Chinese retirees na pinayagang tumira sa bansa ng permanente. Ayon pa sa senador, dapat masigpitan ng PRA ang pagsusuri sa mga aplikasyon kahit ano pa ang nationality ng nag-a-apply. Hinarang at tinikita ng MMDA ang convoy at sinasakyan ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson. Agad siyang nag-public apology, sabay pangakong magbibigay din daw ng reward money sa MMDA. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard De La Peña. Lunes na Lunes, ang dami na namang nahuling pasaway sa EDSA busway. Kabilang dyan ang sinasakyan ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson at ang convoy nito. Paliwanag nila, may hinahabol silang interview kaya sumingit sa busway. Hindi yan maituturing na emergency kaya binigyan ng tig-isang violation ticket ang mga sasakyan ni Singson. Sa isang video, nagsorry ang dating gobernador. Magbabaya daw sila ng multa alinsunod sa patakaran. I'm sorry what happened. Hindi dapat gayahin. Pasensya na po, I'll be giving 100,000 sa mga nakahuli. Bukod kay Singson, 5 rider pa ang nahuli sa EDSA busway. 2 sa mga yan, mga pulis pa man din. Nitong mga nakarang araw din, ilang sasakyang pagmamayari ng gobyerno ang nahuling dumaraan sa busway. Kaya naman, muling nagpaalala si Pangulong Bongbong Marcos sa mga nagahari-harian sa kalsada. Bagong Pilipino ay disiplinado sa kalye, sumusunod sa batas trapiko, nagbibigay sa kapwa at higit sa lahat, hindi nagahari-harian sa daan.
Hindi lang sa mga kalsada merong nagahari-harian, kundi pati sa mga bangketa. Sila naman ang pinunterya sa clearing operations ng MMDA sa Barangay Sikatuna 1 sa Quezon City. Sa gitna niyan, nagkaintan pa ang nagsumbong at ang inirereklamo. Nakahamba lang kasi sa kalsada ang isang sirang kotse. Pagka sinabi nyo ng illegal parking, may batas. Ano batas? Madami mong violation na po dito. Ikaw, ano? Bukod pa riyan, may balkonahe ang residente na sumakop na sa bahagi ng bangketa. Ginawa niya yung garden na puno ng mga pananim, hirit ng inireklamo. Si Mayor Belmonte, nagsabi siya, urban farming. Opo. At dahil nga wala tayong lupa, dapat daw elevated. Opo, opo. Yan ang programa ni Joe Belmonte. Kaya na nag-encroach daw po sa sidewalk, yun po ang ino-operate ng MMDA. Sino dumadaan dito? Sino dumadaan? Sino sidewalk po istaanan ng tao. Sino dumadaan? Mga tao po. Wala ko manang tao dito. Paano dadaan kung may ano po, kung may... Dalawa yung sidewalk natin, yan ang isa o. Pati ang operasyon ng MMDA, kinwestiyon ng residente. Bakit daw sila pumasok sa kanilang lugar? Sagot ng ehensya, rumisponde lang sila sa isang reklamo at hindi private property ang pinagtambakan ng mga tanim at sirang kotse. Sa huli, binaklas pa rin ng MMDA ang naturang balkonahe at tino ang sirang sasakyan. Bukod sa mga yan, may mga nakita ring motorsiklo at kulungan ng mga hayop sa bangketa. Agad naman yung pinagtatanggal ng mga residente bago pa man alisin ng MMDA. Tatlong kotse ang hinila at dinala sa impounding area. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard De La Peña, News 5. Aabot sa 500 piso ang menos sa bill sa kuryente ng ilang customer ng Meralco dahil sa bawas singil ay ipapatupad ngayong buwan. Nasa Frontline ang balitang yan, si Shaila Francisco. Sa gitna ng mainit na panahon at mas mataas na konsumo ng kuryente, malaki ang bawas singil sa kuryente ang aasahan ng mga customer ng Meralco ngayong buwan. Halos piso ang ibababa ng kada kilowatt hour para sa bill ngayong Abril. Aabot yan ang 500 piso na tapyas depende sa konsumo. Paliwanag ng Meralco, dulot yan ang mas mababang singil ng mga generator companies. Mas mura kasi ang ginagamit nila ngayong gas para patakbuhin ang kanilang mga planta. Sinuspinde rin ng Energy Regulatory Commission o ERC ang paniningil sa ancillary service o gasto sa reserbang kuryente, dahilan para bumaba rin ang transmission charge. The significant reduction in this month's overall electricity rate more than effectively wiped out the increases in power rates for the first quarter of the year. Sa kabila nito, hinihikayat pa rin ng Meralco na magtipid sa kuryente ang mga customers. Tinataya kasing sisipa pa ang konsumo pagdating ng Mayo kung kailan tataas ng 10% hanggang 40% ang demand. Nauna nang nagbabala ang Department of Energy na posibleng magdeklara ng yellow alert ngayong Abril at Mayo. Ibig sabihin nito, manipis ang reserbang kuryente. So that for our part on the demand side, we'll be able to help mitigate any potential yellow alerts. Hindi pa natin nakita yung peak. Usually sa Luzon, ang maximum demand ay typically nakita ng May. So between now today and May, we still expect demand to increase. Usually the third or fourth week of May yan. So while naramdaman na natin yung impact sa init plus the consequent increase in demand, we still expect demand to go up until May. Ilan sa pwedeng gawin ng mga consumer para makatulong sa pagbaba ng demand ay ang pagtatanggal sa saksakan ng appliance na hindi ginagamit. Ugaliin din ang paglilinis ng filter ng air conditioner at iset ang temperature nito sa 25 degrees Celsius imbes na 18 degrees Celsius. Iwasan din na punuin ang refrigerator para maayos ang ikot ng hangin sa loob at gawing bultuan ang pamamalansya. Hinihikayat din nilang malalaking kumpanya na makilahok sa interruptible load program o paggamit ng generator tuwing kulang ang supply. Nagbabalita mula sa Frontline, Shaila Francisco, News 5. Pasado ng big time na taas presyo ng produktong petrolyo simula bukas. 1 peso and 10 centavos ang dagdag singil sa kada litro ng gasolina ng Shell, Sea Oil, Clean Fuel at Jetty Petroleum. Papalo naman sa 1 peso and 55 centavos ang kada litro ng diesel, habang 1 peso and 40 centavos naman sa kerosene ng Shell at Sea Oil. Ayon sa Department of Energy, ang taas presyo ay bunsod ng gera ng Israel at Hamas. Nakaka-apekto rin ang pag-atake ng Ukraine sa ilang oil refinery ng Russia at ang bawas produksyon ng Organization of Petroleum Exporting Countries o OPEC.
Kahit na nasa danger level ang init sa maraming lugar sa bansa, wala pa rin planong magdeklara ng malawakang state of calamity dahil sa El Nino. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Sa tindi ng init ng panahon, umabot na sa 9 na lugar sa bansa ang sumampa sa danger level kung saan posible ang heat stroke. Base sa PAGASA, 6 na lungsod sa bansa ang nasa danger level ang heat index o yung init na nararamdaman ngayong araw. Naglalaro yan sa 42 degrees Celsius hanggang 44 degrees Celsius. Ang malala, mukhang magtutuloy-tuloy ang ganito katinding init sa halos parehong lugar hanggang bukas base sa forecast. Ang init na nararamdaman ngayon sa Pilipinas ay magkasabay na epekto ng tagtuyot at El Nino. Sa kabila nito, walang plano si Pangulong Bongbong Marcos na magdeklara ng state of calamity sa buong bansa. Magkakaiba naman daw kasi ang sitwasyon sa bawat rehiyon. Hindi naman pwedeng shotgun lang, one size fits all, no? It hasn't. So we look at each area and see what it is that they need. So that's the way we are handling that local states of calamity that the local governments are declaring. May mga ginagawa na rin naman daw hakbang ang gobyerno para maibsan ang matinding epekto ng El Nino. As a matter of fact, naglagay nga tayo ng mga dam, patuloy ang ating inaayos ang ating irrigasyon. We are trying to find new techniques of planting. We are harvesting more palay now than we did last year. That's despite the El Nino. So it's taking effects. Kasabay nito, nagpaalala ang Department of Health sa publiko sa posibleng sakit na makuha dahil sa matinding init. Kabilang na rito ang heat cramps at heat exhaustion kung saan karaniwang makakaramdam ng fatigue, pagkahilo at pagsusuka. Kaya paalala ni Health Secretary Ted Herbosa, lalo na sa mga nagtatrabahong laging bilad sa araw. Kung ikaw ay laging nasa labas, mga MSDA natin, mga policemen, construction worker, dapat meron silang sombrero, nag-cover sila, tapos nag-hydrate sila. Hydration. At may rest. Nagbabalita mula sa frontline, Maricel Halili, News 5. Kinukunti na ngayon ang pananakit sa sikat na Taylor Swift impersonator na si John McLean Coronel o Taylor Shish sa Bayambang Pangasinan. Sa gitna ng kanyang performance, bigla na lang may isang lalaking naglabas ng kanyang kamay para sadyang tamaan ang leeg ng performer. Sa isang tweet, sinabi ni Taylor Shish na traumatic ang nangyari sa kanya. Humingi naman ng paumanhin ang lokal na pamahalaan ng Bayambang sa nangyari. Ayon sa alkalde ng bayan, nasa kustodiya na ng mga pulis ang nalakit kay Taylor Shish. Pasintabi po, sensitibo ang aming ibabalita sa pool sa video pamamalo hanggang sa mapatay ng isang lalaki ang isang puting sa Makati. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Nag-aalungkat sa halamanan ng lalaking ito nang makuna ng isang residente sa Barangay Olympia, Makati City, pasado alas 10 kagabi. Maya-maya, isang kuting ang inilabas niya. Nang ilapag niya ito sa sahig, ilang beses niyang pinagpapalo ang kaawa-awang kuting gamit ng isang patpat. Tumigil ang lalaki nang lapitan ng residenteng si Selva Jesura. Huwag niya naman pupukpukin! Sinaway ni Jesura ang lalaki sa ginawa nito sa kuting. Ang salbahin niyo naman, ang lit-lit niyan! Pumasok naman sa loob ang lalaki at lumabas ulit para tingnan ang kuting pero lupay-pay na ito. Kalaunan, itinapon ng lalaki na parang basura ang bangkay ng kuting. Nahulog pa nga ito sa sahig nang dalhin niya sa kanto. Kwento ni Jesura, pinapakain niya noon sa tabing kasad ang ina ng pinatay na kuting nang makita ang pamamalo. Gusto ko po siyang anuin kaso natatakot po ako kasi meron po siyang anuin dalang pamalo. Agad namang siyang nagsumbong sa barangay kaya nahuli na ang lalaki. Ayon sa lalaki, ilang araw niya nang sinusubukang paalisin yung mag-inang pusa. Pero nang muntikan na siyang kalmutin nung kuting, dito na niya nagawa ang pamamalo. Sabi pa ng lalaki, gusto lang niya talagang paalisin ang kuting sa kanyang halamanan. Nagdiri mo yung pag-iisip ko at ako talaga na napatay ko siya. Wala ko talagang nais na talagang ano yun.
Dinala na ng barangay sa pulisya ang lalaki para sa mas malalim na investigasyon sa nangyari. Alinsunod sa Animal Welfare Act, mahigpit na ipinagbabawal ng batas ang pag-torture, pagmamaltrato at pagpatay sa anumang hayop. Ang sinumang lalabag dito ay may kaparosang aabot sa 6 na buwan hanggang 2 taong pagkakulong at multang hanggang 5,000 piso. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Susunod, mga miyembro ng Socorro Bayanihan Services Incorporated, pinaalis na sa tinitirhan nilang protected area. Barangay Kagawad sa Maynila, tinangkang patayin, pero hindi pumutok ang baril ng gunman. At 2 sunog sumiklab sa iisang barangay sa Davao City. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mare, bakit parang problemado ka? Mars, umutang kasi ako ng 10,000 sa online lending app. Eh, hindi ako nakabayad sa due date. Tapos ngayon, pinapadalhan nila ako ng death threat. Tignan mo, oh. Grabe naman, Mare. Nakakatakot. Oo nga, Mars, kasi pati pamilya ko nadamay. Attorney, naniningil lang online lending app sa pamamagitan ng pagpapadala ng death threat. Legal ba to? Hindi po yan legal. Ayon sa memo ng Securities and Exchange Commission, Circular Number 18 na may petsang August 19, 2019, ipinagbabawal ng batas ang mga sumusunod na abusadong pamamaraan ng paniningil ng pautang. Una, pananakot na sasaktan o gagawa ng masama ang may utang o ang kanyang pamilya o sisiraan siya sa publiko. Pangalawang bawal, pagmumura, paggamit ng mga hindi kanais-nais na salita o pambabastos laban sa may utang. Pangatlong bawal, pagsasapubliko ng detalye ng utang upang hiyain ang may utang. Pang-apat na bawal, pagpapanggap at panluloko na kunwari ay may court order na o may warrant of arrest na laban sa may utang. Ang sino mang mapatunayan na gumagawa ng ganitong mga unfair collection practices o mga abusadong pamamaraan ng paniningil ng may utang ay maaaring makasuhan ng paglabag ng Section 25 ng Data Privacy Act at maparusahan ng multa mula 200,000 pesos hanggang 5 milyong piso o makulong ng hanggang 6 taon ayon sa hatol ng hukom. Attorney, binost po ang picture ko at pangalan ko sa social media dahil hindi ako nakakabayad ng utang. Inilagay pa po doon yung halaga ng utang ko. Legal po ba ito? Hindi po yan legal. Ang pagpo-post sa social media ng picture ng may utang at detalye ng kanyang utang ay isang uri ng paninirang puri. Ito ay may layunin na ipahiya ka sa publiko gamit ang social media. Bukod sa mga parusang binanggit ko kanina para sa paglabag ng Section 25 ng Data Privacy Act, maaari ding makasuhan ng cyber libel ang gumagawa nito. Ito ay may parusa ng multa mula 40,000 pesos hanggang 1.2 million pesos o pagkakulong ng mula 6 taon hanggang 12 taon ayon sa hatol ng hukuman. Kung kayo po ay may nais ikonsulta sa inyong lingkod, i-follow lang ang Facebook page ng Good Morning Kapatid. Mangyaring i-private message po ninyo sa akin ang inyong mga katanungan. Maraming salamat. Nakatanggap ka na ba ng kahina-hinalang text message? Eh mga tawag na humihingi ng account numbers mo. Pinangako ang karimba ng porsyentong too good to be true. Kung may bantay sala kahit sa pera mo, magduda ka na. Sigurado kaming putol yan. Huwag ka nang dumagdag sa mga numero. Laging mag-ingat, maging alerto, huwag magpabudol. Pudol ang... Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.
club sa isang barangay sa Davao City. Higit 500 residente ang nawala ng bahay. Nasa frontline ang balitang yan, si Marian Enriquez. Binalot ng makapal na usok ang residential area na ito habang tinutupok ng malaking apoy sa Muslim Village Times Beach, Barangay 76A sa Davao City pasado alauna ng hapon kahapon. Sa laki ng apoy, higit 20 bahay ang nasunog. 2 oras ang tinagal ng sunog bago ito naapula. Wala namang nasaktan. Ngayong araw, ilang residente ang bumalik sa kanilang mga bahay sa pagbabaka sakaling may makuha pang gamit. Pero si Dato Kong ni isa, walang naisalba. Wala ma'am, ubos lahat, walang natira. Fasting namin, nagpahinga kami kay araw ba yan ng Ramadan namin. Dapat sana may maawa sa amin sa mga ganitong sitwasyon, mabigyan ng kahit magkano lang. Isa pang sunog ang sumiklab sa parehong barangay sa Davao City, partikular sa Seaside, Bukana, mag-aalas 6 ng hapon kahapon. Kanya-kanyang salba ng gamit ang mga residente habang nagmistulang paputok ang mga kable ng kuryente. Sinubukan pa ng ilang residente na gumamit ng fire extinguisher para apulahin ng sunog, pero hindi ito umubra sa laki ng apoy. Rumispondi naman ang mga bumbero at naapula ang sunog matapos ang 2 oras. Electrical short circuit ang itinuturong sanhi ng 2 sunog. Maswerteng walang nasaktan. Pero higit 30 bahay ang naabo ng magkahiwalay na sunog sa syudad. Aabot naman sa 500 residente ang apektado, habang nasa 700,000 ang halaga ng pinsala. Pansamantalang nakatira sa gym ng barangay ang mga nasunugan. Kailangan talaga isusuplayan namin pagkain yung mga biktima ng sunog. So, hindi na kami maghintay sa CSTO. Barangay na mismo magpapakain. Nagpapatuloy naman ang assessment ng City Social Services and Development Office sa mga apektadong residente para mabigyan ng ayuda. Nagbabalita mula sa frontline, Marian Enriquez, News 5. Nasusunog ang 2 sityo sa Barangay Sambagdo sa Cebu City. Mabilis kumalat ang apoy na nagsimula pasado 3:30 ng hapon dahil magkakadikit ang mga bahay sa lugar. Namroblema sa tubig ang mga bumbero kaya kumuha ng tubig sa kanal ang mga residente para tumulong sa pag-apula ng sunog. Kinailangan pa maghintay ng supply ng mga bumbero mula sa ibang lugar. Danda pamilya ang tinatayang nawala ng tirahan dahil dito patuloy pa rin inaapula ang sunog. Muling nagpaalala ang Department of Health na pwedeng mag-antibiotic muna pangontra sa pertussis o whooping cough habang hinihintay ang karagdagang supply ng bakuna. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, sa Mayo mauubos ang kasalukuyang stock ng pentavalent vaccine. Sa Hunyo pa raw darating ang nasa 1 milyong dose ng bakuna. Sa ngayon, nasa 890 na ang kaso ng pertussis sa bansa. 49 ang nasawi. Samantala, kinumpirma ni Herbosa na wala munang bakunahan kontra tigdas sa BARM sa Miyerkules at Huwebes kung kailan gugunitain ng mga kapatid nating Muslim ang Idil Fitir o ang pagtatapos ng Ramadan. Pinaalis na ang libo-libong miyembro ng Socorro Bayanihan Services Incorporated na nakatira sa lupang sakop ng protected area sa Surigao del Norte. Ito'y matapos kansilahin ng DNR ang kasunduan sa grupo na layong pangalagaan ang protected area roon. Nasa frontline ng balitang yan, si Jenny Dongon. Tuluyan ng kinansila ng DNR ang Protected Area Community-Based Resource Management Agreement ito sa Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI Surigao del Norte. Pinamumunuan ito ni Jerence Quilario o mas kilala bilang Senyor Aguila. Ang naturang kasunduan, iginawad sa SBSI noong 2004 para i-develop at pangalagaan ang lupang sakop na isang protected area sa loob ng 25 taon. Ibinigay ito sa mga tinatawag na tenured migrant groups o yung mga nakatira sa lugar bago pa man ito ideklarang protected area. Ngayong araw, inihain na ang closure order sa SBSI. Ibig sabihin, kailangang umalis ng 1,400 pamilya nakatira sa mahigit 300 hektarya sa Socorro. Bibigyan din ng DNR ng pagkakataon ng mga miyembro para sila mismo ang gumiba ng kanilang mga bahay at anihin ang kanilang pananim. Basihan ng closure order ang mga issue ng child marriage, sexual abuse at military training sa mga miyembro nito na nauna nang ibinunyag sa pagdinig sa Senado.
Malinaw rin ang paglabag ng pamunuan ng SBSI sa pagtatayo ng mga ilegal na istruktura sa protected area. Today, we are actually trying to put an end and have put an end to the abuses, no, that have gone on for several years in this area. Based on the monitoring, we already saw establishment of settlements inside, establishment of infrastructure such as access roads, a wave pool, a recording studio, a gymnasium, and a radio station. Ayon sa DNR, pinal na ang closure order at hindi na pwedeng iapila pa ng SBSI. Hindi naman daw pumalag sa order ang ilang tauhan ng SBSI. September 2023 pa nang suspindihin ang kasunduan, kaya't napaghandaan na raw nila ito. Maayos daw naman tinanggap ng mga set of officers, no, nung SBSI ang cancellation order. And in fact, ako personally ay nakita ko sa kanila that they are actually waiting for this cancellation order so that accordingly they can proceed with their ano lives, sabi nila. Makikipagpulong ang DNR sa DSWD at Surigao del Norte Provincial Government para hanapan ng malilipatan ang mga apektadong miyembro ng SBSI. Ito raw ang isa sa mga dahilan kung bakit natagalan silang ihain ang closure order. We've identified as a small area for possible housing settlement at kasama po ang provincial government dito in providing the resources to actually construct those homes, no, for those that are in fact tenured migrants of this area. Posible namang maharap sa kasong paglabag sa Environmental Act ang SBSI dahil sa paglabag ng grupo sa Pakbarma. Bukod pa yan sa kasong kriminal na kinakaharap ng leader nilang si Jairen Scilario. Nagbabalita mula sa Frontline, Jenny Dongon, News 5. Umabot sa halos 600 empleyado ng Department of Science and Technology na apektuhan ng pag-atake ng mga hacker nung nakarang linggo. Sa paon ng investigasyon ng National Privacy Commission o NPC, lumabas na puro sensitibong impormasyon ng mga empleyado ang nakompormiso sa data breach gaya ng mga pangalan, address, pati resume ng ilang nag-apply sa ahensya. Una nang sinabi ng Department of Information and Communications Technology o DICT na posibleng mga Pilipinong hacker ang nasa likod ng breach, kaya pinayuhan muna ng NPC ang publiko na mag-ingat sa pag-access at iwasang i-download ang mga in-upload na datos ng hackers online. Nangako rin silang ilalabas ang iba pang magiging resulta ng kanilang investigasyon. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga umaarangkadang showbiz balita ngayong Lunes. Napuno ng aksyon ang pilot episode ng pinakabagong Hapon Champion series na Lumuhod Ka sa Lupa. Pero bago ang premiere ng kanilang serye, si Kiko Estrada muling nagpakilig sa kanyang pasurpresa kay Miles Ocampo sa Itbulaga. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. An action star is born! Opening pala! Todo na agad ang bakbakan sa pilot episode ng Carlo J. Caparaz adaptation ng Lumuhod Ka sa Lupa. Ang bida nitong si Kiko Estrada, all out agad ang husay bilang si Norman. Puring-puri naman yan ng ating mga kapatid. Uy, teka. But what is this? Bago ang pilot, dinaanan niya muna sa Itbulaga si Miles Ocampo with matching puff flowers pa. Ay, chemistry is real para sa Kimmy. Turun lang, your wish is my command. Sa News 5 naman, binisita tayo nila Red Escanio, Sid Lucero at Sara Labati na nakahinga na ng malali nang mapanood na ang episode. Ang ganda ng mga shots, ang ganda ng mga action scenes. First episode pa lang yun. I can't help but feel grateful and excited. Ngayon pa lang parang nararamdaman ko na yung support ng mga tao online. Kung ang ibang cast members, maa-aksyon ang eksena. Si Sara, sagot nga raw ang emotional scenes bilang si Mercy.
Ako, ano, emotional bakbakan. Every day. Every day sa taping, no? Napakabigat ng mga eksena ko. Kaka 3 shots of tears siya sa isang ano. Sa kabila ng hebigat na mga eksena, baliktad naman daw behind the scenes. Dahil ang mga bida, parang bumalik sa pagkabata sa kulitan nila off camera. Sila nangaraw ang dagde-debrief sa isa't isa. Wala pa to, mga 10% sa set, 10%. Kagulo. Mabibigat yung mga scenes, bakbakan, pero pag nag-cut, lahat talaga, like, sobrang saya, lalo yung mga directors namin. Napapanood ang Lumuhod Ka sa Lupa, Lunes hanggang Biyernes 2:30 p.m. pagkatapos ng Eat Bulaga, dito sa TV5. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Ito pa nga, kilig much ang feels ng pagbisita ni The Purse Family star Andres Mulak sa Eat Bulaga. Sa kanilang National Barangay Day nitong Sabado, nakisaya si Andres sa Eat Bulaga segment na Pera Fee. Ang pinakamasaya, si Legit na Barkads Rizong Adizon na crush si Andres. Ang kanyang mga co-host na sina Maine Mendoza, Bossing Vic Soto, Mangs Ocampo at kahit ang kapatid ni Andres na si Atasha, todo buyo kay Ryza. Malapit nang mapanood si Andres sa much-awaited kapatid sitcom na The Perez Family. Makakasama niya rito si Atasha at mga magulang na sina Aga Mulak at Charlene Gonzalez. Eto pa, mapapanood na sa streaming giant na Netflix ang Metro Manila Film Festival 2023 Most Awarded Film, Nagumburza. Sakto sa mismong araw ng kagitingan, mas paaalabin pa ang pagmamahal sa bayan sa panonood ng Gumburza sa Netflix. Ang pelikula, hindi lang din sa Pilipinas kundi worldwide mapapanood. Pinagbibidahan ni na Cedric Juan, Dante Rivero at Enchong D. Collaboration project ito ng Jesscom Films, MQuest Ventures at CMB Film Services. Bago ang Netflix release, naipalabas na ang Gumburza sa mga sinihan sa ibang bansa. Susunod, Cebu Negros Panay 230 kilovolt backbone project na magtitiyak ng stable na supply ng kuryente sa rehiyon, pinasinayaan. Vice President Sara Duterte nagpaliwanag kung bakit no comment siya sa issue ng West Philippine Sea. At dalawang lalaki sa Turkey nabagsakan ng antena sa ulo. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Kung ang China ang tatanungin, ang Pilipinas ay ang traitor na hindi tumutupad sa mga kasunduan sa West Philippine Sea. Pero teka, ano ba yung kasunduan at sino bang nakapagkasundo? At meron ba tayong obligasyon? Pamilyar na siguro kayo sa BRP Sierra Madre na hanggang ngayon ay nakasadsad pa rin sa Ayungin Shoal mula pa noong Mayo taong 1999. Pero meron pa pong isa. Sabay na sinadsad ang BRP Benguet, isa rin pong World War II landing ship na minana natin sa mga Amerikano. Pero sa Scarborough Shoal naman, na sakop ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Noong palaong yun, naghahanap ng paraan ang Estrada Administration para kontra ng pananakop ng China sa Mischief Reef. Ang solusyon ng Philippine Navy, mag-establish ng mga instant outpost sa lugar gamit ang mga lumang barko. Ang napili mga lugar, itong Scarborough Shoal at ang Ayungin Shoal. Siyempre, agad umalma ang China at pinapatanggal ang dalawang barko ng Pilipinas. Ito ang komplikasyon. Sa Nobyembre ng taong yun, 1999, may state visit dapat sa Pilipinas si dating Chinese Premier Zhu Rongji. Ang banta ng China, kanselahin ang state visit kung hindi tanggalin ang dalawang barko. Pinagtalunan daw ito ng matindi sa loob ng gabinete ni ERAP, pero sa huli, napagkasunduan ang isang kompromiso. Bago ang state visit, pinahatak ng Pilipinas ang BRP Benguet mula sa Scarborough Shoal. Ayon sa China, nangako ang Pilipinas na tatanggalin hindi lang isa, kundi parehong barko. Yun lang, wala namang umaamin sa Pilipinas kung may ganun ngang pangako. Pero ang mas malaking tanong, pwede ba tayong palisin ng China sa sarili nating bakuran?
Sa nakaraang mga buwan, may panibagong reklamo ang China. Hindi raw tayo tumutupad sa isang gentleman's agreement sa pagitan ni dating Pangulong Duterte at ni Chinese President Xi Jinping. Ayon daw sa kasunduan, papayagan lang tayo ng China na mag-deliver ng pagkain at tubig sa ating mga tropa sa BRP Sierra Madre. Hindi raw tayo papayagan ng China na mag-deliver ng construction materials para ikumpune o i-repair ang nadudurog ng barko. Simple lang daw ang pakay ng China. Hayaan na lamang mabulok at magiba ang Sierra Madre. Ito raw ang dahilan kung bakit winawater cannon ng Chinese Coast Guard ang ating mga resupply mission sa Ayungin Shoal. Pero babalik na naman po tayo dun sa naunang tanong. Meron bang karapatan ng China na diktahan ng Pilipinas sa kanyang sariling exclusive economic zone? At maaari ba niyang panghawakan ng isang kasunduan na wala namang kasulatan at ang nakipagkasundo ay wala na rin sa poder? Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa Frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.
Nagpaliwanag si Vice President Sara Duterte kung bakit tikom siya sa isyu ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. No comments, I think comprehensive na yung statement ni Congressman Paulo Duterte about me and the West Philippine Sea. I think that question can better be answered by the Department of Foreign Affairs and the Secretary of the Department of National Defense. Ito ang sinabi ni Vice President Sara Duterte sa gitna ng usapin ng patuloy na pangaharas ng China sa West Philippine Sea. Inulit niya ang sinabi noon ng kanyang kapatid na si Davao City Representative Paulo Duterte na dapat ay idirekta sa kalihim ng Department of National Defense at Foreign Affairs ang issue sa West Philippine Sea at hindi kay VP Sara na kalihim ng Department of Education. Kasunod yan ang panawagan ng ilang grupo na dapat magbigay ng pahayag ang bise kaugnay ng tensyon sa pinag-aagawang teritoryo. Natanong din ang bise sa pangungunan niya sa SWS Presidential Survey. Napakalayo pa kasi ng 2028 para natin na pag-usapan siya ngayon. Ang ginagawa lang natin ngayon at kailangan natin gawin lahat ay magtrabaho muna, mag-contribute tayong lahat sa nation building. Si VP Sara ang pangunahing pandangal sa Youthpreneur event sa Rizal High School sa Pasig ngayong araw. Ito ang partnership ng Department of Education sa Go Negosyo para hasain ng mga kabataan bilang future entrepreneurs. Sa gitna ng napakainit na panahon at pagkakansela ng mga face-to-face classes sa mga paaralan, nilinaw niyang hindi na kailangan ng makeup classes. Hindi na, dahil ang sinuspend lang naman natin ay yung in-person classes, pero yung pag-aaral nila tumutuloy yon sa alternative delivery modes tulad ng online o modular. Ngayong matindi ang init, hindi rin daw pwedeng basta-basta ibalik sa dati ang school calendar sa susunod na pasukan. Napagkasunduan daw na sa school year 2026 to 2027 pa, ibabalik sa Marso ang pagtatapos ng klase. Hindi natin pwede i-compromise ang pahinga ng ating mga teachers and ng ating mga learners dahil hindi natin pwede idire-diretso ang mga klase. Nagbabalita mula sa frontline, Marian Enriquez, News 4. Nilinaw ng LTFRB na ang inaprubahang 8,000 dagdag slots para sa motorcycle taxis ay para sa labas ng Metro Manila. Wala pang detalye kung saan mga probinsya o lungsod madideploy ang mga dagdag na unit. Una na kasing nagpahayag ng pangamba ang ilang transport groups sa Metro Manila sa posibleng epekto ng pagdaragdag ng motor taxi sa mabigat na trapiko. Gate ng LTFRB, ihihinto na ang expansion ng motorcycle taxis at patatapusin lang ang pilot study nito sa Mayo. Or we are postponing indefinitely the awarding of these slots to other players until such time that we can come up with an ample computation kung magkano talaga ang kailangan. What's up mga kapatid? May panibago na namang Pinay athlete na qualified sa 2024 Paris Olympics. At ito si weightlifter Vanessa Sarno na nagpakita ng kanyang galing sa women's 71 kilogram event sa International Weightlifting Federation World Cup sa Phuket, Thailand. Bagong Philippine record ang sinet ni Serrano or Sarno pagkatapos isnatch ang 110 kilograms. Siya din ang may hawak ng nakaraang record na 108 kilograms na sinet naman niya last year. Bumuhat din siya ng 135 kilograms sa clean and jerk at naglista ng total of 245 kilos. Siya ang pinaka-latest na dagdag sa listahan ng mga magre-represent sa atin sa Olympics kasama ang kapwa weightlifters John Ceniza at Alvin Ando. Sa PBA naman ng gulat, ang Terra Firma Jeep at tinalo ang Ginebra Gin Kings 91-85 at palapit ng palapit ang koponan sa isang quarterfinals berth sa ongoing Philippine Cup. Nagtulungan ng trio ni Nawami Chongson, Javi Gomez de Liano at Stephen Holt para iakyat ang record nila to 4-3. Nanguna sa scoring si Chongson na nagtala ng 25 points habang nag-ambag naman ng 22 si GDL at may 12 na nanggaling kay Holt. Umakyat pa ng double digits ang kalamangan ng Jeep sa second half at ang pinakamalaki ay 89-76 sa last 2 minutes ng laro.
Sa kabilang game naman, tinalo ng TNT Tropang Giga ang Meralco Bolts para ihinto ang kanilang two-game losing streak, 92-90. Naging clutch si Calvin Oftana at pumuntos ng mga key baskets para maikot ang 84-87 deficit para kumuha ng 92-87 advantage. Sumungkit pa ng 3-point play si Quinto para ilapit ang laro, pero nagpakita ng matinding depensa ang TNT para ma-stop ang mga potential game-tying attempts ng Bolts. Ayon kay Coach Chot Reyes, marami pa silang kailangan i-improve kung gusto nila tumuloy ang kanilang momentum. Okay ang alis mga kapatid, may sports pa tayo mamaya. Susunod, e-bike nagliyab sa istasyon ng tren sa London. Dalawang lalaki sa Turkey nahulugan ng malaking antena sa ulo. At sa Kialaman, ang ilang maling paniniwala sa pagpapakita ng eclipse. Tutukla mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Attorney, paano mo ba ang proseso ng demand letter kung may taong umutang sa'yo ng malaking halaga at ayaw magbayad? Kailangan ko po bang kumuha ng personal lawyer? Legal po ba to? Legal po ang demand letter kahit hindi abogado ang nakapirma. Ayon sa Article 1169 ng Civil Code, walang delay kung walang demand. Ibig sabihin, hindi pwedeng kasuhan basta-basta ang may utang hanggat walang naipadalang demand letter upang ipabatid sa kanya na ang kanyang utang ay due and demandable na. Kahit sino ay maaaring pumirma sa demand letter, hindi po kailangan ng abogado. Kailangan lang malinaw sa demand letter kung ano ang halagang hinihingi, kung may interest na kasama, at ang source of obligation o kontrata o anumang demand to pay. Attorney, paano kapag nasa ibang bansa ang nangutang? Pwede po ba siyang padala ng demand letter or hintayin po siyang makauwi ng bansa? Pwedeng magpadala ng demand letter by email, by registered mail o personal delivery. Kaya kahit nasa ibang bansa ay pwedeng padalhan ng demand letter. Hindi na po kailangan na intayin na umuwi sa Pilipinas. Ang importante ay may katibayan kayo na natanggap niya ang inyong demand letter. Kung kayo po ay may nais ikonsulta sa inyong lingkod, i-follow lang ang Facebook page ng Good Morning Kapatid. Mangyaring i-private message po ninyo sa akin ang inyong mga katanungan. Maraming salamat. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.
Pangulong Bongbong Marcos ang inaugurasyon ng Cebu Negros Panay 230 kilovolt backbone project. Inaasahang magiging malaking tulong ito para maging matatag ang supply ng kuryente sa rehiyon na una nang tinamaan ng mga blackout. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Nitong Enero, binulabog ng tatlong araw na malawakang power outage ang buong Western Visayas. Kaya ang mga residente rito sa Bacolod, umaasang hindi na ito mauulit lalo ngayong patindi ng patindi ang init ng panahon. Importante talaga yung kuryente. Pagka wala kuryente, parang blackout ng katawan. Mainit masyado, parang nagtataas na yung blood pressure namin. Ito ang target solusyonan ng bagong Cebu Negros Panay 230 kilovolt backbone project. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang nanguna sa inauguration ng 67 billion peso project. Malaking tulong daw para sa karagdagang supply ng kuryente. Nagsagawa rin si Marcos ng aerial inspection sa Bacolod Gahit Line at Bacolod Substation. Power outages are a hindrance to progress. Our power system must be the spark to ignite development. We have taken a big step when we opened this transmission network in making this more attractive to other private investors to come in and to help us with the problem and to bring their own capacities to improving the transmission lines, even the power generation. Ngayong araw, nakapagtala ng higit 2,800 megawatts na generating capacity ang National Grid Corporation of the Philippines sa buong Visayas. Habang ang peak demand pumalo sa 2,322 megawatts, habang ang operating margin o reserbang kuryente sa Visayas grid nasa 548 megawatts. Naniniwala ang NGCP na malaking tulong ang karagdagang kuryente para sa pagpapatatag ng ekonomiya ng Western at Central Visayas. CMP strengthens the link between three major islands of the Visayas and will provide a more reliable transfer of power to support the fast-growing economies of the provinces in the islands of Cebu, Negros, and Panay. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Tinglang nagliyab ang isang e-bike sa London, UK. Inatake naman ng isang ahas ang kulungan ng mga kuneho sa Thailand. Yan at iba pa sa Frontline News Abroad ni Mon Gualdes. Habang hawak ang metal na panusok, binuksan ng lalaki ang kulungan ng mga kuneho. Dito na tumambad na bukod sa mga alaga niyang rabbit, may nakalusot na palang isang python. Agad niyang ni-rescue mga kuneho, ang isa na aktuan niyang pinupulupitan ng sawa. Pahirapan pa nga ang pagtanggal nito sa sobrang higpit ng pagkakalingkis. Sa huli, nailigtas niya ang mga alaga. Ayon sa mga otoridad, ang nahuling ahas ay isang reticulated python. Kadalasan niya natatagpuan sa Southeast Asia at itinuturing na pinakamalaking uri ng ahas na kayang kumain ng tao at iba pang hayop gaya ng mga pusa at aso. Sa Aydin, Turkey, makikitang naglalakad ang dalawang lalaki. Maya-maya pa, bigla na lamang bumagsak ang isang antena. Bahagyang tumama yan sa ulo ng dalawang dumaraan. Napaupo na lamang ang isang lalaki. Tinulungan siya ng isa pang lalaki. Dinala sa ospital ang dalawang sugatan. Sa pool naman sa video, ang biglang pag-usok ng isang e-bike sa estasyon ng tren sa London, England. Sa takot, nagtakbuhan palayo ang mga pasahero. Maya-maya, tuluyan ng lumiyab ang e-bike. Ayon sa mga otoridad, segunda mano ang baterya ng sasakyan kaya posibleng hindi na maayos ang kondisyon nito. Agad naman niyang inalis ng mga otoridad. Base sa datos, e-bike at e-scooter ang pinakamabilis na sanhi ng sunog sa London. Katunayan, pumalo na raw sa 40 ang naitalang na sunog ng mga e-bike doon ngayong taon. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5! Todo paganda mga bansa sa North America sa pagsalubong sa total solar eclipse ngayong araw. Sa Mexico, dinagsana ng mga tao ang isang planetaryum para makagamit ng telescope. Ganyan din ang eksena sa isang beach. Katunayan, higit 30 milyon sa Mexico, Amerika at Canada ang makakapanood kung paano dumaan ang buwan sa harap ng araw. Yan daw ang unang solar eclipse sa North America mula ng Great American Eclipse noong August 2017. Magtatagal yan ng 4 minuto. Samantala, nauna namang sinabi ng PAGASA na hindi yan masisilayan sa bansa. 2042 pa raw makikita ang total eclipse
dito sa Pilipinas. Mga kapatid, isa nga sa mga laging inaabangang astronomical events sa mundo ang eclipse. Iyong isang uri niya na tinatawag na total solar eclipse kung saan saglit na natatakpan ang buwan ang araw, nangyari po ngayong araw. Yun nga lang, sa ilang lugar lang yan sa North America gaya ng Mexico, USA at Canada. Hindi po yan masisilayan dito sa Pilipinas. Wala po kasi tayo sa tinatawag na path of totality ngayong taon. Dito, tumatapat iyong mismong anino ng buwan kaya halos 4 na minutong magdidilim na parang gabi kahit umaga pa. Ang nakikita lang po sa langit, iyong tinatawag naman na ring of fire o yung animoy korona ng araw. Amazing! Ang phenomena na yan, susunod na mararanasan sa April 20, 2042. At taliwas po sa mga sabi-sabi, normal na nangyayari ito kada taon sa iba't ibang lugar. Hindi po totoong kinakain ng bakunawa ang araw, kaya saglit itong nawawala. Wala rin pong pruweba na signos ito ng katapusan ng mundo. At mas lalo rin pong walang katotohanang bawal lumabas kapag nangyayari ang eclipse. Ang bawal, tumingin ng direkta sa araw kapag may eclipse. Napatunayan kasi itong nagdudulot ng permanenteng pagkasira sa mata. Pwede pa rin naman yang mapanood ng ligtas pero dapat may suot po tayong protective glasses. Mainam pa rin talaga kapag may alam. Kaya kapatid, patuloy lang na maging curious at matuto tulad ng aming laging paalala na ang K-alaman ay K-yamanan. K-okay. Susunod, Barangay Kagawad sa Maynila nakaligtas sa pamamaril ng pumalya ang baril ng gunman. Transwoman na nagsinungaling daw sa tunay niyang kasarian binugbog ng dayuhang turista sa Cebu. At bagong kasal na si Ria Ataide, 3 buwan na raw buntis ayon sa source ni Nanay Christopher Min. Marami pa kayong mga balitang dapat malaman sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Uy, Bessie, tignan mo to. May nakita akong travel agency. Nagpa-promise sila. 5K all-in package na. Good deal yan, Bessie. 4 days and 3 nights. Avail na natin. Ganda! Bessie, tumawag yung travel agency. Ang sabi, kailangan daw natin magbayad ng another 5K para hanapan nila tayo ng panibagong flight. Huh? Eh kaya nga tayo nag-avail ng early bird tour package na 5,000. Tapos ngayon sisingilin na naman nila tayo. Attorney, nag-avail kami ng tour package. Ngayon nagka-problema, biglang naniningil nang wala naman sa kasunduan. Legal ba to? Hindi po yan legal. Ang mga travel promo at murang travel packages ay isang paraan ng paghikayat sa mga customers. Ito ay ang mga representations o pangako na kailangang sundin o tuparin. Dahil kung hindi ito tutuparin, maaaring makasuhan ang may-ari ng travel agency ng estafa o pangluloko by false pretenses o fraudulent acts. Ayon sa Article 3152A ng Revised Penal Code, ang parusa sa mga manluloko ay depende sa halaga ng nakuha nila dahil sa kanilang panluloko o false pretenses. Kung ang halaga ay hindi tataas ng 6,000, ang parusa ay pagkakulong ng 1 buwan hanggang 6 buwan ayon sa hatol ng hukuman. Kung ang halaga ng naloko ay higit sa 6,000 pero hindi tataas sa 12,000 piso, ang parusa ay pagkakulong ng 6 buwan hanggang 6 taon ayon sa hatol ng hukuman. Kung ang halaga ay higit sa 12,000, ang parusa ay may dagdag na 1 taong pagkakulong sa bawat 10,000 dagdag pero hindi higit sa 20 taong pagkakulong ayon sa hatol ng hukuman. Maaari ding i-revoke ng Department of Tourism ang license to operate ng mga nasabing travel agency na nanloloko ng mga customers.
attorney. Nag-island hopping kami ng family ko. Yung kinainan namin for lunch sa isang isla, overpriced ang presyo. Wala po bang limit ang pagtaas ng presyo ng pangunahing bilihin o produkto kapag nasa isla? Legal ba to? Legal po yan. Hindi po labag sa batas ang mataas na presyo ng bilihin, lalo na sa mga lugar na konti lang ang supply at konti lang ang nagtitinda, tulad ng isang isla. Law of supply and demand po yan. Tumataas talaga ang presyo kapag mataas ang demand at kulang ang supply. Ayon sa Section 6 ng RA 7581 o ang Price Control Act, maaari lamang magtakda ng price ceiling o pagkontrol sa presyo ng mga bilihin sa mga lugar na may kalamidad o emergency at may deklarasyon dapat ang Pangulo ng Pilipinas tungkol dito. Kung kayo po ay may nais ikonsulta sa inyong lingkod, i-follow lang ang Facebook page ng Good Morning Kapatid. Mangyaring i-private message po ninyo sa akin ang inyong mga katanungan. Maraming salamat. Mga kapatid, ito po ang inyong K-Alaman Queen, Kalad Garen. Always remember na ang K-Alaman ay K-Yamanan. Kaya para sa latest showbiz news at dagdag impormasyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Okay? Okay. What's up mga kapatid? It's your sports tito Mike Reyes. Huwag magpahuli sa mga umaaksyong bakbakan at harapan sa loob at labas ng bansa. Para sa mga pandiin ng sports news, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Peace and love. Nakaligtas ang isang barangay Kagawad sa Tangkang Pamamaril matapos pumalya ang baril ng gunman sa Maynila. Pero bago niyan, nakita na raw na pag-alagala ang suspect sa lugar at kahinahinala ang kinikilos. Nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Patakbong lumabas ng iskinita ang lalaking ito nang masapul sa CCTV sa barangay 232 sa Tondo, Maynila nitong Sabado ng umaga. May hawak siyang baril. Maya-maya, itinutok niya ito sa lalaking nakaputi na sumusunod sa kanya. Dalawang beses niyang kinalabit ang gatilyo, pero ang baril ng gunman hindi pumutok. Kumaripas na lamang palayo ang lalaking nagkandara pa sa pagmamadali. Ang nakaputing lalaki sa video, isa sa mga barangay Kagawad sa lugar. Kwento niya, humingi lang daw ng tulong ang kapitbahay nila dahil sa kahinahinalang kilos ng isang lalaking nakaitim. Pinuntahan niya raw ito para kausapin. Nag-hysterical na siya. Nagpapaano na, kung ano ang ginagawa niya, nagpapapalag na. Sabi ko, kakausapin ka lang kung ano pang ginagawa. Ay, biglang pumalas na, tumakbo na. Sinubukan daw nilang imbitahan sa barangay ang lalaki, pero agad naman ito naglabas ng baril. Titignan ko yung forma kasi parang tingin ko hindi totoo eh. Hindi totoo yung baril eh. Kaya medyo malakas ang loob ko, kaya medyo gumagano'n ako. Maghahanap ako ng bato, pambato sa kanya. Hindi naman makapaniwala ang 65 taong gulang na barangay Kagawad sa tila pangalawang buhay niya mula sa insidente. Papasalamat ako sa taas dahil hindi pa ukol para sa akin yung balang ipuputok niya. Ayun lang sa akin. Sabi ko, thank you Lord. Iligtas mo ako. Okay na. Sabi ko, makapaglingkod lang ako sa statement ko. Okay na. Bago ito, nakuhanan pa pala ang lalaki mag-aalas 6 ng umaga nung araw ding iyon na naglalakad malapit sa barangay hall. Dito siya unang nasita ng mga tauhan ng barangay. At nang akmang kakapkapan, dito na pumalag ang lalaki sabay takbo palayo. Nahulog pa nga niya ang dalang cellphone. Parang high na high sa'yo. Lumapas yun yung Kagawad, merong nakabuko sa bewang. Yung tinanong yung Kagawad, ano yung nasa bewang mo? Hindi, lagay lang yung cellphone to. Halos 2 oras ding tumagal ang lalaki sa paligid ng barangay at may ilang residente pang kinausap. Sabi ng barangay, isang nagngangalang Allen daw ang hinahanap ng lalaki na may tattoo sa dibdib. Pero wala raw nakakakilala sa hinahanap ng lalaki. Tingin ng mga residente, posibleng dayo lamang sa lugar ang lalaki lalo't walang nakakakilala sa kanila maging sa mga ibang nasa kalapit na barangay. Ang nakaago pansin lang daw sa kanila ang tila kakaiba at maaligagang kilos nitong lalaki. Sa investigasyon ng mga polis, posibleng kalibre 38 ang baril ang ginamit. Sa tingin ko po, hindi po tunay na baril. Either po improvised or replica na panakot, yun lang naman po ang pwede nating i-characterize po yung baril na pag ganun pong hindi pumutok.
Hawak na ng mga pulis ang nahulog na cellphone ng lalaki habang patuloy ang manhunt operations dito. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Sugatan ng dalawang trans woman matapos bugbugin ng dayuhang turista sa Cebu. Ayon sa suspect, kamitap niya ang isa sa kanila na nagsinungaling daw sa tunay niyang kasarian. Nasa frontline ng balitang yan si John Aroa. May black eye at puro pasa. Yan ang inabot ng 29-anyos trans woman na si Yasi matapos bugbugin ng isang 32-anyos na turistang Taiwanese sa loob ng isang motel sa Barangay Careta sa Cebu pasado alas 9 ng umaga kahapon. Sa investigasyon ng Mabolo Police, una raw nagkakilala si alias Yasi at ang Taiwanese na si Lee sa isang dating app. Nagkasundo ang dalawa na magkita at magmotel. Napagkasunduan ding magbabayad ang dayuhan ng 10,000 piso kay Yasi kapalit ng panandali ang aliw. Pero hindi raw tumupad sa usapan ang dayuhan kaya sila nagtalo. Kumuha raw ng cellphone ang Taiwanese at tinampas sa ulo ng biktima. Nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan kaya nagkaroon ito ng mga galos at injuries kaya niresulta sa kanyang pagka-aresto. Mga sugat at pasa naman ang inabot ng Taiwanese na tumangging humarap sa kamera. Sa panayam ng News 5, inamin ng suspect na nagalit siya sa biktima dahil itinago umano ang tunay niyang kasarian. Made some heroin. We match yesterday. He's wearing a sunglasses and I don't know he's gay. And I'm so shocked. Nagsama rin daw ng isa pang trans woman si Yasi na si Maricar, kaya lalong uminit ang ulo ng dayuhan at binato siya sa mata. Actually, it's my fault because I push too much. Actually, I want to protect my phone and wallet. Depensa naman ng dalawang biktima, alam ng dayuhan ang kanilang kasarian. Narattle na siya, kaya pinigilan namin siya para di makalabas. Naawa din ako sa kaibigan ko. Di ko naman pwedeng tingnan lang siya, hindi pa niya kami nababayaran. We never hide what gender we are. I said to him, I don't want to disappoint you. I just want to tell what gender we are. So he said, oh, you are so pretty and beautiful. Who the Nasa kustodiya na ng Mabolo Police Station ang dayuhan at sasampahan ng reklamong physical injury. Handa naman makipag-areglo ang mga sinuntok na trans woman kapalit ng 100,000 piso. Pero 10,000 piso lang daw ang kayang ibigay ng Taiwanese. Pinag-aaralan din daw niya magsampa ng reklamo sa dalawang trans woman. Nagbabalita mula sa frontline, John Aroa, News 5. Mga kapatid, sinagot ni Pinay fencer Maxine Esteban ang naging statement ng Philippine Fencing Association o PFA tungkol sa kanyang pagkakatanggal sa Philippine National Team. Ito din ang naging dahilan kung bakit Ivory Coast ang re-represent niyang bansa sa parating na 2024 Paris Olympics. Narito ang aking report. Napalapit sa kanyang Olympic dream ang dating top Pinay fencer na si Maxine Esteban matapos mag-qualify sa 2024 Paris Olympics nitong Marso. Yun nga lang, hindi na ang Pilipinas ang re-represent niya kundi ang Ivory Coast. Nobyembre noong nakarang taon nang ilahad ni Esteban na para sa Ivory Coast na siya maglalaro. Bigla raw kasi siyang inalis ng Philippine Fencing Association o PFA sa national team nang wala man lang abiso. Nangyari daw yan habang nagpapagaling siya sa kanyang ACL injury noong Hulyo. Pero ilang buwan matapos ng pahayag na yan, naglabas naman ng statement ang Philippine Fencing Association para daw linawin ang issue. Labis na raw nitong nakakaapekto sa moral ng Philippine National Fencing Team. Ayon sa PFA, ang matuturing na top-ranked fencer ng Pilipinas sa foil category ay si Samantha Kyle Catantan. Kung ikukumpara daw ang medal haul ng dalawang fencer sa mga international competition, may isang bronze lang si Esteban. Habang mayroon namang dalawang gold, isang silver at dalawang bronze si Catantan. Dahil isang fencer lang ang pwedeng ipadala sa bawat bansa para sa Olympic spot, ay nagdesisyon sila na si Catantan ang piliin imbes na si Esteban. Iginiit din ang PFA na sinusuporta naman nila si Esteban sa paglipat ng nationality. Patunay daw dyan ang patuloy na paglalaro ni Esteban para sa Pilipinas kahit pinoproseso na ang kanyang passport para sa Ivory Coast. Sinagot naman ni Esteban sa Facebook post ang statement ng PFA. Nakalulungkot daw na nakaladkad pa ang pangalan ni Catantan sa issue. Hindi na ba daw ito tungkol sa kanilang dalawa? Nananawagan lang daw siya ng hustisya para sa pagtanggal sa kanya sa national team. Yan ay kahit may written excuse letter siya para hindi muna makilahok sa mga local qualifiers at training habang nagpapagaling siya sa injury.
Hiniling din niya sa fans na huwag nang magsulat ng negative comments tungkol kay Katantan na itinuturing niyang matalik na kaibigan. Sa football naman, na secure na Makati FC ang kanilang pangalawang sunod na Paul Parker Overall Championship sa JSSL Singapore Academy 7 2024. Pinaka-impressive ang girls under 16 teams na nagbigay ng championship para sa Makati FC at matik ng qualified sa girls under 16 Pro Division. Nakalaban nila ang mga malalakas na teams na Sporting CP ng Portugal at defending champions Valencia CF ng Spain. Ang girls 12 squad naman, successful ang pag-defend ng championship habang nag-top din ang girls 14 team sa kanilang division. Sa boys na nguna, ang boys 13 sa unang pagkakataon since 2019 at champion din ang boys 6 and 7 squads. Second naman ang boys 10 at 14 habang podium finish ang girls 10 at boys 15. Congratulations sa Makati FC, nagdala kayo ng pride sa inyong bansa. At yan ang mga pandi ng Sports News Today. It's your Sports Tito Mike Reyes. Peace and love. Susunod, Ria Ataide usap-usapang buntis na ayon sa source ni Christy Fermin. Pantropiko ng T-pop group na Beanie, hit na rin sa mga K-pop idol. At ang mga nakaka-good vibes na online paandar ng ilang netizen tungkol sa sobrang init, tampok sa kwento sang minuto ni Mark Logan. Tuloy-tuloy pa ang makabuluhang balitaan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas.
showbiz? Eto na nga! Eto na nga! Usap-usapan ngayong buntis na umano ang bagong kasal na si Rhea Ataide. Sa programang Christy per Minute, sinabi ng showbiz columnist na si Christy Fermin na kinumpirma ng isa nilang source na 3 buwan nang nagdadalang tao si Rhea. Sa kabila po nito, wala pa namang kinukumpirma ang kampo ni Rhea Ataide at mister niyang si Zanjo Marudo tungkol dito. Nauna nang nabanggit noon ang kapatid na ni Rhea na si Jella na hindi buntis ang kanyang ate, kaya nagdesisyong magpakasal kay Zanjo. Last March 23, birthday ni Rhea, naganap ang civil wedding ni Zanjo at Rhea sa Quezon City. Eto pa nga, oh shocks! P-pop rules na nga talaga sa pagko-cover ng K-pop group na Eunice sa trending song ng P-pop girl group na Beanie na Pantropiko. Yan po ang viral performance ni Eunice members Sowon, Jelly at Alicia. Halata namang gamay na gamay na Jelly at Alicia ang awitin, lalo na't ang dalawa mga proud Pinay pa rin. Bago ang Eunice na una nang kumasa sa Pantropiko Dance Challenge, ang ilan pang K-pop idols tulad ni Ryujin ng ITZY at Irene ng Red Velvet. Eto pa, itinilaga ng bagong chairman at CEO ng Film Development Council of the Philippines o FDCP ang direktor na si Jose Javier Reyes. Si Direk Joey ang hahalili sa nagbitiw na chairman ng FDCP na si Tirso Cruz III. May higit 4 na dekada ng experience sa film industry ang veteran director. Sa social media platform na Thread, nauna nang sinabi ni Direk Joey na halo-halong emosyon ang nararamdaman niya. Pero hiling po niya, magbukas pa ito ng pagkakataon para mas matuto sa bagong adventure na ito para sa Philippine cinema. At yan po ang mga K-alaman at showbiz balita natin ngayong Happy Monday. Ako po si Kalad Karen. Dahil sa sobra-sobrang init, abay kanya-kanya na pong diskarte pampalamig ang ating mga kapatid. Karamihan naman sa mga netizen, para bawas init ulo, sa biro na lang dinaraan ang pampapresko. Mm-hmm. Ang kanilang mga level up pakulo, tampok sa kwentong 1 minuto ni Mark Logan. La, maging si Jose Marichan, ayan, naiinitan. Kaya bago lumabas ng bahay, mag-shower ng super cold water. Siguruhin rin na ang helmet, well-ventilated. At kapag nakakita sa jeep ng magkalukadidang, dead ma lang ang init. At dahil mainit, nagkarambol na sa statement. Init, isususpindi dahil sa grabing klase. E para ka naman kasing iniihaw sa tindi ng sikat ng araw. Kaya gawing imaginary na lang na may aircon. Sana all. Lahat na ba may aircon? Sa kada pindot ng remote, aircon now, pulubi later. Sa susunod na umorder ka ng chicken, sabihin mo, yung well done. At kasi naman, nagdasal ka nga. Mali naman ang mensahe. Susme, Lord, please hell our land. Nga, lalong uminit. Nagbabalita mula sa frontline. Anak, ahon na. Kasi di na kita makita. Mark Logan, News 5. Ang saya. Galing. Ay, nag-iisa ka lang, Mark Biting Logan. Nga. Biting. Eh, yun ang dapat. Binibitin niya talaga tayo para hintayin natin. No. Pero ano bang ginagawa niyo pampalamig? Pampalamig? Ano, magtrabaho araw-araw dito sa TV5. Naalala ko lang, pampalamig, isang taon na yung halo-halo mo para dapat for everyone. Tama, sige, schedule na natin yan. Dumating na si Jiggy, wala pa rin. Schedule natin yan. Malapit. Basta ako may baon akong pampalamig. Ay, ayun! Ano yan? Uy, meron nga ngayon yung spray lang. Pag ini-spray mo, parang ka naka-air. Cooling mist. Oh, lumalamig. Sa sawa. Basta ito, nahihiram ko. Malakas yan. Ganda. Malakas yan. Ay, ganun. Pwede pang blow dryer. Diba? Cool dryer siya, cool dryer. Hiniram ko yan, hiniram ko. At yan ang mga balita at impormasyon dapat yung malaman sa araw na ito. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas. Tapos